Good evening, my friends. I am Brigadier General Johnny Macanas of the Armed Forces of the Philippines, retired, the vlogging general. Nandito pa rin ako sa farm. Ito, nagaduyan-duyan. Hintay ng dinner. Kanina, yung last video ko, gaduyan pa rin ako, nagre-relax. Nag-comment yung isang subscriber. Sabi niya, "Sir, ang sarap naman ng buhay mo dyan." So tumawa ako sa loob ko at nag-respond ako sa kanya na biyaya ito ng Diyos. Yes, tunay nga, whatever abundant life that me and my family are having now ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang tanong, paano dumating sa amin ang biyayang ito? So gusto kong i-share sa inyo ang karanasan ko. How did I attain this abundant life with the hope na sana makatagamtam din kayo ng ganitong sarap ng buhay. Okay? So, to summarize, dumating ang biyayang ito galing sa Diyos nang dahil sa isang bagay. And ano itong bagay nito? Yun pong salita ng Diyos sa Biblia. Dahil yun po ang naging liwanag, naging gabay ng buhay ko, kaya nakaabot ako ngayon nitong tinatamasa kong kasaganaan. Nakita ko sa buhay ko, ang salita ng Diyos pala parang gamot. Sa ngayon, COVID-19, kailangan natin ng vaccine. Yung iba't ibang vaccine, may tinatawag na efficacy rate or effectiveness. Ang Sinovac, 50% lang daw, kaya karamihan ayaw ng Sinovac, gusto ng Pfizer, ano bang brand, dahil mas mataas daw ang efficacy or effectiveness, visa 90%, something like that. So, sa buhay ko, ang salita ng Diyos ay parang bakuna, vaccine, kasi ako mayroong sakit. Ano yung sakit ko? Spiritually, I am almost dead, I'm dead. Kailangan ko ng bakuna. Ang bakuna ko pala yung Word of God. Okay, so yung gamot, ang doktor magreseta. Sabi niya, inumin mo ito 3 times a day, then 1 week ka na mag-inom itong gamot, tatapusin mo para gumaling ka. Yun ang reseta ng doktor. Ang ginawa ko bilang pasyente, isang tableta lang isang araw sa halip na 3. 3 days lang akong nag-inom ng gamot, instead na 7. Ano sa tingin nyo? Gagaling ako? Never. Ganon din ang salita ng Diyos, mga kaibigan. Ang reseta ng Diyos is basahin mo palagi para maging epektibo. So, sa buhay ko, may 6 na level sa pag-inom ko sa gamot na salita ng Diyos. At ang level na ito, 6 levels, iba't iba yung effectiveness. First level, yung nakikinig sa salita ng Diyos. Magsimba ako nung una, makikinig lang. Pasok dito, labas doon. 5% ang bisa ng pakikinig ko lang sa salita ng Diyos. Kasi nakalagay sa Bible, ang kaaway si Satanas, nanakawin niya yung salita. Kaya halos walang maiwan sa isipan at puso kung nakikinig lang. Kulang. Dumating ang panahon, nagbasa ako. So, hearing the Word of God, 5% lang. Reading the Word of God, nagbabasa na ako, naging 20%. Wow. Bumilis. Naging mas mabisa. Kaya lang, sa experience ko sa pagbabasa sa Bible, inaantok ako nung una. Ang hirap magbasa, aantokin ako. And I hope, ganun din ang experience ng karamihan sa inyo. Kung magbabasa ka pa lang sa Bible, magsisimula, you will experience that. Labanan mo yung antok. Dahil ayaw ni Satanas na magbasa tayo ng Bible. So, nagbasa. Later on, nag-aral, nag-study. Sumama ako sa mga Bible study groups. At dahil pinapaliwanag yung salita ng Diyos, mas naiintindihan ko, mas naging effective sa buhay ko. 50% effective kung pag-aralan. Next, ito na, memorize. I have come across mga grupo na tinatawag na Navigators Club. Meron silang mga maliliit na card. Nandun yung verse sa Bible na i-memorize mo every day.
So, kinuha ko yung binigay nila, then later on, bumili ako sa mga Christian bookstore, nag-memorize ako ng salita ng Diyos. Wow! Naging mas effective yung memory. Naging 70%. Why? Kasi nandito na eh. May apply na. Pinaka-paborito kong verse, Romans 8:28, for all things work together for those who love God, those who are called according to His purpose. So, noon, kung may problema ko, naku, maratel na. Wala na. Hindi ko na alam ang gagawin. So, hindi na ako maligaya. Ngayon, pag may problema, i-apply ko, kawan ka agad. Ikan ko yung na-memorize ko, Romans 8:28. Lilipas din ito. Mawawala na, I will just wait on God. Mamaya, totoo nga. Yung nakikita kong problema, later on, naging blessing. So, memory, 70%. Let's review. Ang pakikinig lang, 5%, kulang. Magbasa ka ng salita ng Diyos. So, mas maging mabisa ang salita ng Diyos pag binabasa, 20%. Mag-aral. Join Bible study groups. Whatever religion na meron kayo, doon kayo. Sasama. Makikinig yung pag-explain ng leader. So, magiging 50% effective ang salita. I-memorize nyo rin. Para pag nandyan na, para bang baon nyo yan na sandata, pag nandyan yung problema, ibabato mo yung Word of God na na-memorya mo, nako, aalis yung problema. So, memorize. Ito, 70% lang ha. Ito, magiging 90% pag i-meditate. Ano yung i-meditate? Pamalandong sa Bisaya, pag nilay-nilay, pag muni-muni, yung once na binasa mo na, nag-aral, memorya mo, iganon mo na, ala, hindi pala maganda yung ginawa ko. It's against the Word of God. Ay, hindi pwede. Kailangan kong mag-repent. Yun na. Pag may repentance na, nakita mo mali, dahil sa imong pagmumuni-muni, pag meditate, yun na yung sex level, ika-anim na level, application. Yun na. Nahawakan mo na. So, dito, mahina ang grip. Pag dalawa, lumalakas. Pag lima, malakas na malakas, i-close mo na, hawak mo na, yun na yung abundant life. Yun na yung sarap ng buhay pag i-apply natin, nung i-apply ko sa buhay ko, ang salita ng Diyos. Okay? Ang focus ko ngayon sa application, sa Word of God, yung two greatest commandments. Ano yun? First, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Second, love your fellow man as you love yourself. Dugtong lang ito, ang dalawang ano to. So, yun ang ginagawa ko ngayon. In all my life, remaining years of my life, ito na ang i-focus ko, i-apply ko ang salita ng Diyos sa aking buhay. Okay? So, ito na, dumating itong vlogging journey ng retired general. Ayoko ito. Personally, ayoko. But the turn of events will point out that God is calling me to this vlogging journey. So, loving God, I had to obey Him. So, ito na, nagbablog na ako ngayon. So, and then, ang income, future earnings nitong vlogging na ito, I have committed myself, hindi ko gagalawin yan. Kasi nga, meron na akong sweldo, pension as retired general, meron pa akong sweldo as a consultant ng multinational company. More than enough na yun sa amin. So, anong gagawin ko sa pera na ito? Ay, ditanggapin at itulong sa nangangailangan. Wow! What a privilege to help others. Okay? So, napaka-exciting yung panahon with your help, mga kaibigan, subscribers. Manood lang kayo ng manood. Malapit na tayong maka 1,000 subscribers. Sa ngayon, 500 na. I think one month more, maging 1,000 na. By that time siguro, for 1,000 viewing hours, yun na, mag-sweldo na ang vlogging general. And that will be very exciting. Ngayon, anytime, mag-withdraw na ako sa pension dahil naka-ready na. May sweldo na, ready na. But the pinaka-exciting na lahat, pag yung first na sweldo, earnings galing sa YouTube. Let's join together in this vlogging journey ng inyong kaibigang general. Thank you for subscribing. Thank you for inviting for more subscribers. Manood lang ng manood. And let's help our needy fellow men dito sa Mindanao. Marami pong salamat.